NBI. Oh. Kamusta kayo? Nabisita ko siya. Ano ba tawag? Sobrang positive siya kasi look forward eh, nakipunta ko today. Pero yun, kasi bago ko umalis, parang bigla na siyang nag-start maging emotional. Kasi ayun na naman, siguro kasi yung ang hirap mag-process ng bagay-bagay, wala kang kausap masyado kasi hindi naman niya kilala yung mga nandun. But, yun. Tapos, mabilis lang, pero as much as we can, yung catch up. Kasi inaano ko yung mga balita sa kanya nila, Atty. Malyongga. Uh-huh. At the same time, kagabi ko lang talaga nagkaroon ng chance na makausap yung dalawang boys niya. After what happened, it was parang the longest 2 days of our lives. Diba? Double warrant, back-to-back warrant. Mm-hmm. And then, pag-uwi namin, hindi ko naman sila agad nakausap. Mm-hmm. Yun. Tapos, nung finally nakausap ko, nirelay ko sa kanya, yun na pag-usapan namin, and the boys were also, syempre, broken. But, yeah, kasi si Buang, as much as possible, isi-shield sila dun eh. Social media, so alam ko, yeah. Alam naman nila, but it has to come from me para naiintindihan nila kung ano nangyayari. So, yun. Tanya, pating baha din naman yung pain na pinagdadaanan yung nasa family? Oo. Sobra. Grabe, sobra. Ako, every time people ask me, I would describe it as roller coaster. Kasi, good news, and then, after a day, 2 days, meron kang bad news, tatry mong maging positive about it, sobrang roller coaster. Pero kasi nandun na kami sa point na, pucha naman, sorry, pucha. Ano na to? Patapos na to? Hindi ko alam kung paano nila patutunayan itong sinasabi nila. And then suddenly, may reverse. So, alam mo yun, yung parang, nakikita mo na yung katapusan eh. Pero, yun nga. And then, binalik ka dun sa same feeling nung before, nag-demanda kami before. Ganun ulit, roller coaster. Pero lalaban ka. But this time, parang yung bagsak sa'yo ng mga balita. Yung parang di ka makapaniwala. Parang ina-attack na hindi ka prepared. Wala kang weapon, wala kang gear to protect yourself. Parang ganun. Ganun yung pakiramdam. Ano na sabi ni Atty. Malyongga na next step para kay Bong? Next step? Sa Taguig. Of course, that's very scary. Kasi threat yun sa buhay niya. Basta very scary. Very scary for Bong. Pero yun, I think the lawyers also filed a motion para wag umabot doon. Pero ako, right now, ang worry ko yung security for Bong. Yun na lang. Nandito na kami. So, lalaban na lang kami. May case na eh. So, lalaban kami. At alam ko, mapapanalo namin to. My God, mapapanalo namin to. But, for the meantime, at least yung security niya. Natatakot ako for him pag nalipad siya sa Taguig. Natutuwa kami yung kanya. Very positive ko pa rin despite yung nag-miss mo. Of course. Kita ko to lahat. As in. I mean, ito yata ang pastime ko. Basahin yung kung anong meron kami na. So, sobrang hirap. But gusto ko lang sabihin, na alam naman nila kung ano yung totoo. Alam nila. So, sa akin may kasalanan si Bong. Sa akin. Inamin niya yun mula noon. So, sa akin
siya may atraso, tinatawag ko yung tao. And for the last 8 years, bumabawi siya. We got married. Yun yung ano, akala ko yung 8 years na yon na parang tapos na yung kaso, tapos nagpakasal pa kami. Sobrang importante nun sa akin kasi bumabawi siya, as in super. And then, this happened.